Beat 639 Clothing ni Boss Robert, sa Man's Best Friend Kara G-Shop ni Dilima, sa El Patron Resto Bar para sa venue namin, Blaze Apparel sa Ordinaryo Clothing, sa mga tropa naming Liga, Motus, Ekisan, Suprema, Titus, Top Tier, Insane Battlings, sa Pulo, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta palagi, sa Alcatraz, tsaka sa Chowking Riverbank. Let's go, let's go! Pero laban, sa kanan, galing pang San Juan City para sa inyo, magingay para kay Don Rafael! Yeah. Don Rafael, shoutout sa grupo ko, Mantra, shoutout kay Kuya Sherwin, lagi salamat sa Vlog Manila, shoutout sa girlfriend ko, Christine, hello! Yo, sa aliwa ko, galing pang Tondo, Manila para sa inyo, magingay para kay RD Green! Yeah. Yon, ano lang coin to si Don Rafael, pinili ni mauna, si RD Green, unang bar para kay RD Green, di masalang 3, let's go! Yo, yo! Yeah! Yeah! Wow! Siya daw ay tiga San Juan, laging sigaw ng pangamto, porkit lugar niya San Juan, mga nakatira daw santo, san yan? Don? Ay sus, dito ka na ibigang paluhurin, yung Diyos niya'y kaibigan, ba't ko to sasantuhin? Bukod sa City of Saints, itong si Don, tiga puluren. Itong santo dun sa pulo, baka kung santo pulutin. Pulutin kong masura, para aking makahon. Pulupin na pambato ng pulo, kaya pala patapon. Napunta tayo sa pulo, anak daw kasi ng tito. Ano yan, pinutok ka sa buho? Pinutok siya sa labas kasi ayaw siyang mabuo. Sa labas, nagpalabas para mapalaya siya sa pulo. Oh, napunta ba tayo sa pulo? Pinalayas tong beach na pangalan ay Don Raff. Now I put this beyond fire while I'm on site. Parang sa pulo, susunugin tong kahoy na parang bonfire. Tutupukin to sa aking apoy, ayun kasi yung kanyang wants. Escalate mo init ko! Di ba yun yung sabi mo kay Balts? Escalate yung init mo? Aba mabisyo! Ang dapat ini-escalate ay yung issue. Tumira ng escalate mo init ko, tapos piling hubog ka. Kung ako nag-escalate ng init mo, malamang sunog ka! Ha? Kaya i-connect ng punchline sa kukote, temporary. Tapos iba daw kanyang diction. Kahit i-check niya sa dictionary, mali mga definition. At mali daw ang, at mali rin yung na-site na ma-accomplish mo tong mission. Pang mamata kanyang sakit, literal na syndrome. Ha? Wasak di ba drog? Ayun ang aking na-vision. Kala nyo nagbanta? Yun ay tawag doon ay premonition. Ito na doon, katapusan mo execution. Tawagin ko ngayon Don Rafael's demolition. Kaya pasensya na kung brutal mga pinili ko na aksyon. Gusto ko lang tong sunugin no maarson. Durugin no malamon. Tusukin mang tusukin tong uhugin ng tong Don Raff papapardon. Kaya ideyang Don Raff versus RD. Sinubukan doktorin,
Sinubukan ko lahat, ultimo balibalik na rin at naabot ko naman agad gusto ni Rhea ni Parating. Kaya tinapat si Ardy sa DR, meron pa tong igagaling! Tayo mo ng bala, Don Rafael! Ay ganun mo, bisa ko lah. Don Rap dun. Doyo, eh pagbihirgin! Eto, eto. Eto yung feeling G-Yong, di ba? Ito yung feeling G-Yong, di ba? Ba't yan nandito? Tsaka ba't ganun yung tsura niyan? Kaka nature trip na maligno? First ka lang, first ka lang! Kaka nature trip na maligno? Gusto mo maging si G-Yong? Taas ng pangarap mo, aba? Sukay ka lang ng remittance center, feeling Palawan boy ka na? Kang ina pero speaking of Palawan, doon mo nakilala yung kinakasama mong lady guard. Doon mo nakilala yung kinakasama mong lady guard. Hindi makakayak yung kasama mo. Doon mo nakilala yung kinakasama mong lady guard. Angas ba eh? Sobrang protective mo, binabantayan mo siya habang nagbabantay. Dahil doon hindi mo na sunod yung utos ng magulang mo pambihira. Sabi magpadala sa probinsya, ba't ka nagpadala sa mga ngiti niya? Di ba kaya kasama mo ito, no? Di ba kaya mo? So pagyakin mo sila mamaya. Tapos, dum, tangina, magpadala sa mga ngiti niya. Tangina. Abang nakapila sa kuwan ng pera, grabe mga titig. Halatang may balak siya. Di malabong pumupulong to sa isip ng sana batuta ko na lang yung hawak niya. Putang ina eh. Relasyon ng isang in sa musika tsaka babaeng sekyo. Hanip kayo. Ano team song niyo pag ganyan? Guard gave me you. Pakiyakin mo doon! Pero alis tayo sa Palawan. Kasi di ba nung nakaraan bumuma pa kay nila Diyos mula bundok para panoorin labang ko sa pulo? Kaso napakatanga. Manonood ka na lang ng labang ko kay Martre pa. Di ba wala ka na pala? Pero seryoso manood. Halatang nagsuri ito. Nung narinig mo siya bumitaw ng lines, ano, nakatagpuan ang kauri mo. Kasi nagbalik, oh, di ba kanina nagbaliktaran din. Kasi nagbaliktaran to sa top tier. Sabi niya, hindi ka pwede dito. Kalabaw. Tangina. Kailangan ko pa bang i-anagram yung kalabaw para malaman mo bawal ka? Kasi yung crowd ng top tier, woo! Bumenta. Yung linya sold out. Dinibdib ng mga bata yung kalabaw na parang Boy Scout. Kalabaw? Kalabaw? Bawal ka? Oo? Seryoso, top tier? Baka hindi naman Mongoloid yung nakalaban ko sa pulo. Nasa maling liga lang si Martri. Diyan pa lang, wala na kayong karapatan laitin yung liga namin. Kasi yung kalikan na kinabibiliban nyo, pinagtatawanan lang sa amin. O baka sabihin yung mga taga-pulo, tinatalo lang dito. Iba na kapag eksperto. Mapapatay niyo yung mga tao sa tribo, pero sa gubat ng pulo, may elemento. Kaya kung kay Cardo, critical at Josh, binabodybag nyo lang dito. Sa akin din nyo magagawa yan, hoy! Di lahat ng taga-pulo yung kalidad eh, pang-island boy! Kaya gagawin na kitang party ng pulo! Pero hindi pag-welcome sa liga namin ang tinutukoy dyan. Parte ng pulo kasi pag dinurog to, hindi mapupulbos eh, magiging tubig ka! Anong ba na ito? Degree na siya laban to! Sa nakataang laban niya kay Jesu, sabi niya, first round exit to sa turna kung siya nag-champion si Josh, di man lang nakaabante. Madaling dinakdaka na Caesar na unggoy, pwede sa playoff bronze mas madadali. LBJ fan na umaastang better, abaan tibay! Dapat maghinay, LBJ, baka JBL parang speaker, total puro lang naman ingay. Oh, salitang madadali, napakatawanan, masyado kantuso, pinangatawanan mo lang pagiging malaki yung ulo. Diba? Oh, sa laban yun nangyari, kaya wag ka. Sa laban nyo, swerte ka pa at nakatabla. Kailan to? Oh,
Tapos, sa labi nyo naman. Sa laban nyo nakaraan, sabi mo kay Jesu, first round exit sa turna. Gabe, ituring na natin yung speaker. Ituring na natin, pero disconnected. Mga analogy, pag ako sumaksak, connected successfully. Ha? Kaya, kung mag-imagine ng lines si Bakatol, o imaginary lines mo, na parang Ecuador. Kaya kung akala mong tatamaan ako sa iyong presensya, mali ka. Kung akala mo, Rian, malaki aming diferensya, baliw ka. May paas-taas na patong may ahit para lang maangas, mapakita. Kanya, ahit pa lang yung sa akin nakatahina. Oh, speaking of ahit, sa past battles, nakaahit pa. Para mapakita na may ahit siya, aba-awit ka. Bakit? Porkit may ahit ay matik, nakakatakot na. Kahit mag-aahit pa kung pangit ka. Tapos, estilo nito, ganito. Manggagago, tas magbabago. Ibibintang niya habang ginagawa niya na yun daw ay ginagawa mo. Aba madugas kabay, tigasanwal kang at madulas kaya't magaling maghugas kamay. Ngayon ay babasahan itong tatanga-tanga. Alam namin tigasanwal ka kaya't basang-basa ka na. Ha? Dapat daw patulan ka, payong kapatid na dinala, na maski magpaulan ka ay may payong na dinala. Kaya kung may maitim kang ba, kung sa Arde Green may maitim kang balak, you get shot, yung una ka sa hukay. Pag itong green naglabas ng red dot, yun ang tunay ko na kulay. Oo, headshot! Dahil itong green na magsisilbing banta sa iyong buhay. At di porkit may green ako sa pangalan, akala na lantang gulay. Lantang gulay? Sa akin ka na na-disgrasya. Dahil sa lahat ng green, kaharap na pinakamasustansya. Ha? Kaya ilusyon lang sa kanyang paningin ang gusto niyang kasikatan. Dapat pumikit ka ng ikay maliwanagan. Sa battle daw silip, di daw siya mahihirapan. Itong bulag sa katotohanan, kanina ko pa pinakitaan. Kaya, sa mga sa akin nakabusta, tara kubra, na ibalato na manalo sa iyong supot ka. Kahit pagpatipato patong bata, pinakatalo ko tabla. Tangin na ka. Tangin ang agil na ahit sa kilay. Yung Ronaldo game? Yes! Kung ganito yung itsura, alam niyo magandang gawin? Pakulam natin. Kung gantong kapatid ibibigay sa akin, kakasuhan ko magulang namin. Utang na hindi ka dinisign ng maayos. Sa Microsoft Word ka lang ginawa ni Lord. Hindi ka dinisign ng maayos. Sa Microsoft Word ka lang ginawa ni Lord. Kasi yung bibig mo naka-italic, tas yung ilong mo naka-bold. Pero, change topic. Sabi niya din sa isang laban niya sa top tier, pinitas ng maaga, parang hilaw na mangga. Pag kinagat mo yung bunga, pangit lasa. Pinitas ng maaga, hilaw na mangga, pangit lasa. Kita ko yung hidden meaning doon, Pards! Nahuli ka lang ng kapitbahay niyong umakit sa puno nila, ginawa mo na ng bars! Putang ina mo, pulube, ang sarap mong sapukin. Taas ng standard sa'yo ng magulang mo, tas puno lang kaya mong abutin. Tanginin, yun yung definition mo na. Yun yung definition mo ng hassle. Yun yung definition mo ng hassle? Puro ka, kapilyuhan. Oo, hassle yung ginagawa mo kasi nakakaperwisyo ka. Pero, speaking of hassle, puro hassle din, puro tungkol sa hassle kanta niyan. At mang-inspire ng tao ang intent. Nung napakinggan ko, natuto ako magbenta ng cellphone. Sobrang buisit. Pero kahit ganon, itong gago, libo ang fans. Naimbitahan pa yan ni Bina Morales kumanta. Sa wish ko lang bas. So, tangin na tapos, baka iyabang na yung channel niya, monetize, ano? Feeling legit ka, Brad? Gago, sobrang pangit ng kanta mo, kaya nilagyan ni YouTube ng 22 minutes na ads. Mas mahaba pa sa kanta eh. 22 minutes na ads. Putay na. Sino bang gabay at impluensya mo dito? Ba't parang wala kang progress tool? Kung ako mabibigyan ng chance para magturo sa'yo, tuturuan na lang kita mag-basketball. Huwag ka na mag-rap! Dahil ikay pilit at wak! Gagaling ka lang mag-bars kapag bingi kami lahat! Putang ina, ano, tingin mo ba sa sarili mo magaling? Yung ba akala mo, ha? Napanood mo naman di ba si Martri? Ganun na ganun ka! Paano kinukonsente sa top tier?
Kahit yung wak yung banatan, tulad kanina, kinukonsinti sa top tier. Kahit wak yung banatan eh sobrang hype. Mga putang ina nyo, mukha kayong mga walang social life. Tulad na lang nung niray mo yung pag-uwi sa uuwi. Tinutulad na lang nung niray mo yung pag-uwi sa uuwi. Nagulat ako nung yung crowd ay humiyaw. Nabilib kayo sa uuwi at pag-uwi, ano, pare-pares kayo naliligaw. Putang ina kaya, Finordes prep kita. Finordes prep kita, nakakatamad panoorin yung laban mo. Real talk, without even lying. Pero kung masasaktan ka man sa magiging resulta mamaya, sorry pare, but I'm not even trying. Libanat, Artie Green, let's go! Don Rap, napili niyang pangalan para magtunog may pera. Pinakinggan ko rap niyan, tunog walang kwenta. Bumenta sa masa, ayon kanyang dinidiin. Gusto pala bumenta, ngipin mo lang yung bibilin. Oh, itong umaastang mayaman, halatang pasikat na kalaban. Huwag kang maangas at mayabang, ako'y mahirap na kalaban. Mahirap na sa'yo magbibigay ng sample. Strongman crumble, proud yet humble. Kaya dapat naghanda, get ready to rumble. Oo, sa pulo ako nanood. Nung laban mo kay Martri, dami kong natutunan. Kaya pala sila doon namumulutan, kasi sa pulo may lutuan. Nagmakaawa ka pa kay Tito para makabalik lang. Pinalaban naman ni Tito para pagtripan lang. Kasi pinalaban siya kay Martri. Halatang tukmul ka. Pinadaan ni Tito sa tree. Alam niya kasing unggoy ka. Oh, akala mo di ko dito idadawit? Kay Tito, grabe ka makalapit. Ngunit si Tito di papayag na basta-basta lang magamit. Bakit? Alam niya kasing unggoy ka, tas sa kanya ka lang sasabit. Oh, tapos lumapit to sa akin nakaraan. Para lang sabihan ako ng good luck habang pinipicturan ng kanyang bebe. Malas mo lang dahil kayong dalawa, meron sa akin nagtulak para kayo maleche. Wala man ako movement, pero may galawan na nakakapeste. Alam mo bang lahat kinikilusan ko, di ako naniniwala sa swerte. Oh, tapos, sa tingin mo yung GF mo hindi maaagaw? Ako, sinusubok mo. Alam mo si Christine, nung pumunta ako doon, sa akin gumugusto. Christine, kung nasan ka man, don't break his heart habang dinudurog ko. Alam mo ba ang saksak sa yung dibdib pag yung Chris tinuhog ko? Oh, kaya sige, pagtanggol mo yung shota mo. Di mo kaya, di ba? Hanggang pulo lang naman angas na ito kasi tagadulan sila. Kaya sige, mabribat mo man yan o hindi. Alam ni Christine, di mo siya kaya sa akin pagtanggol Barabas. Kaya kung may problema ka sa akin, pwede mo din akong kausapin sa labas. Bakla! Para sa babae, let's go! Tangkin na dinamay na naman yung girlfriend ko. Di mo ako dyan makakatay, bro. Ulit, gusto mo ng damayan ng babae? Sana mamatay yung nanay mo! Yo, round three! Bobo. Tangin na mo, ikaw bobo everyday. Habang bumabanat kang, sarap manood ng NBA. I'm not even trying, pre. Round three, game! Game! Construction boy na battle rapper. Yan ang kalaban ko ngayon. Marunong lang gumawa ng poste ng bahay. May bars na daw siyang ibabaon. Putang ina, busit na busit sa isip, Foreman. Gusto ko yung tuming na dito, Bulbul. Busit na busit sa isip. Tuming na dito, Bisakol. Busit na busit sa isip. Ang galing ng hiram pa. Busit na busit sa isip, Foreman. Gusto kang tanggalin na nga lang. Imbis na, mas inuuna mo pa daw linisin lines mo kaysa sa pader na papalitadahan. Putang ina, tapos, hindi ka daw, tapos sa sobrang dalang mo daw maligo, yung libag mo konkreto na. 1 week ago, nung huli kang nagbuhos, tapos simento pa. Putang ina, tuwing may delivery kayo ng simento, hollow blocks, pinagkakaisahan ka, di mo ba natatanto? Lahat ng kapwa mo pa hinanti sa truck, tigabuhat, ikaw lang yung pinangkakalso. Tapos pag may roadworks kayo, sa'yo na naman yung pinakamahirap na trabaho dahil nagpapauto ka. Sipin nyo, gawain niyang tikman yung aspalto para malaman kung luto na. Sorry, Apple! Worst ka ng worst, putang ina mo, wala kami maintindihan sa'yo. Pero bago ko isarado at
Pero bago ako mag-conclude sa angle na to, siya ay mas mabubutasan siya. Ironic na ginamit ko yung angle na may relation sa pagmamasilya para lang butasan ka. Pero, change topic. Meron na naman niya isang linya sa top tier. Sabi niya, sa talas, ikaw ay salat, kaya hindi nakakasukaw. Lamon sa aking tumpang himagas na parang lugaw. Ha? Balik tarang pang tanga, tapos pang himagas na lugaw? Pero yun na yun. Yung lugaw, nilagay mo sa type of desserts? Stressed ako dun. Tangina, grabe maglugaw bars. Todo din. Kung tingin mo, demonyo ka sa ganyan, go to hell. Pero de, tama na. Sa mga kapwa ko, legit na writer, alam kong intindi nyo ako. Mahirap maghanda pag ang nararamdaman mo kalaban mo is yung insulto. Kaya real talk, again, finordes prep kita. Real talk, without even lying. Pero kung masasaktan ka man sa magiging judging mamaya, I'm not even trying. Pero again, i-judge to ng seryoso. Walang simpatsyang makukuha ang bano. Kaya ikaw si RD Green tinalo ng 4 days prep bagong angle na naidikit ko sa'yo, bano! Tayo maging yun para sa laban na yun! Yo! Blackware of Party League! Ang laban! Don Rabael vs. RD Green maging yun isang pambes para sa laban! Yeah! Pero maraming salamat palagi kay Angel Luman Lotto Film para sa visual namin. Sa venue namin ngayon, check nyo El Patron Resto Bar dito lang sa may Flatway Anak Pawis, along highway lang yan, check nyo. Sa 639 High Beat, sa Car G Japanese Best Friend ng Dilima, sa Blaze sa Parel, sa Baby Jack, sa Ordinaryo, salamat sa Liga na kasama namin, yo, no. Sa Pulo, Top Tier, Exxon, Motus Massive, Insane. Maraming salamat. Yeah. Tsaka sa Chowking Riverbanks. Yeah. Pero boto na ulado! 3-0! Para kay Don Rafael. Yeah. Shoutout sa Pulo, pati sa FRBL, tsaka sa barangay namin, barangay Santa Lucia. Boto nyo kay SK Gagawan. Yun lang. Yo, RD Green, top tier, all good. Yun lang. GK, binoto ko si Don Rafael. Bali, ano ko na lang siya. I-assess ko na lang siya ng overall. Mas maraming tumatatak na punchline si Don Rafael. Lalo na yung napag-create siya ng momentum ng round 1. Parang nawala na ng effect yung lahat ng round ni RD Green. Kahit na sinusubukan niya kayong mag-jokes. Ayun, Don Rafael. Da Vinci, Titus, Motus. Yun, sobrang linaw naman. Round 1. Nakakuha pa ng konting punchline na pumasok si RD Green. Ang problema, pagpasok ng round 1 ni Don Rafael, na-invalidate na lahat. Miski yung mga adlib niya na yung tropa mo, hindi na magre-re ako. Tingin ko yun yung pinaka nagdikdik ng battle. Kaya yung miski yung tropa niya, hindi na siya nakakuha ng reaction. Parang sobrang awkward na para sa iba na mag-react kung ganun yung ginagawa ni Don Rafael sa adlibs niya. So round 2, hindi na nakakuha talaga ng reactions, ng punchline na pumasok. Hanggang sa round 3, kahit na anong gawin niya, hindi na siya makakuha talaga ng reaction na pumasok na punchline. So para sa akin, all 3 rounds, panalo si Don Rafael. Round 1 pa lang, tapos na yung battle. Yo, Anthony, Motos Battle League, Dentalica Dental Clinic at Misco PH. Yun. Ang boto ko, all 3 rounds para kay Don Rafael. Mas effective para sa akin yung 1-2 jokes niya kaysa sa 4 bars na punchline na bars ni RD Green. Yun. Thank you, MRPL.